Hello kids! Teacher Faye is back and welcome sa ating virtual Sunday school. Today, I would like you to meet my new friend, David and Goliath. Naaalala niyo pa ba si David at si Goliath at kung paanong tinalo ni David ang higanting si Goliath sa pamamagitan lamang ng kanyang tirador? Mahusay! Tunay nga na kayo ay nakikinig ng ating kwento. Si David ay totoong nagtagumpay sapagkat siya ay tunay na nagtiwala at nanampalataya sa Diyos na buhay at makapangyarihan. And for today's video ay makikilala natin ang isang kabataan na nanindigan na gawin ang mabuti at tama sa harapan ng Diyos. Ngunit, bakit nga ba siya nakulong? Siya nga ba ay may pagkakasala na nagawa? Malalaman natin yan sa ating kwento ngayong umaga. Kaya mga kids, patuloy niyo kaming samahan sa umagang ito at tayo ay umawit muli ng mga papuring awitin, i-memorize sa mga Bible verses at patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Are you ready to learn? Okay, let's do it! Halina tayo'y umawit ng mga papuring awitin para sa ating Panginoon. At bilang pag-alala sa ating kwento sa nagdaang linggo, awitin natin ang Only a Boy Named David. Only a boy named David. Tunay nga na kayo ay nagiging mahusay sa ating pag-awit. Kaya naman sa ating pagpapatuloy, awitin natin ang We're Digging for the Truth. Thank you.
Ngayong araw ay ang ikalawang linggo sa ating virtual Sunday School. At ngayong araw din ay makikilala natin ang isang taong dapat nating tularan sa kanyang integridad at paninindigan sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pero, bago ko simulan ang kwento natin ngayong umaga, tayo muna ay sumandaling manalangin. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, muli na naman po kaming nagpapasalamat sa inyo sapagkat inyo po muling ipinagkaloob sa amin ang pagkakataong ito upang makapag-aral ng inyo pong salita. Tulungan niyo po at bigyang katalinuhan ang bawat isang nanonood at ganun din ang mga nakikinig at ang tagapagsalita na amin pong maunawaan, maisa puso at maisa buhay ang inyo pong salita na nais ninyong gawin namin. Ito po yung aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating kwento ay mula sa Biblia sa aklat ng Genesis sa 39 na kabanata hanggang 41. At ang ating kwento ay tungkol sa buhay ni Jose noong siya ay nasa Ehipto. Si Jose ay pinagbili ng kanyang sariling mga kapatid sa mga Ismailita sa halagang 20 pirasong pilak. At siya naman ay muling ipinagbili ng mga Ismailita at dinala sa Ehipto upang maglingkod bilang alipin kay Potiphar. Si Potiphar, siya ang pinuno sa pamahalaan ng Faraon. At naglingkod na nga bilang tapat at mabuting alipin si Jose kay Potiphar. Hindi kalaunan, napansin nitong si Potiphar na si Jose ay pinagpapala ng Diyos. Kaya naman, ipinagkatiwala na niya kay Jose ang kanyang mga ari-arian at maging ang kanya pang ibang mga alipin sa loob man at labas ng kanyang bahay. Iisang bagay lamang ang hindi niya nagawang ipagkatiwala kay Jose. Ito ay ang kanyang asawa. Pero, hindi yun ikinatampo ni Jose kay Potiphar sapagkat itong si Jose nga ay nais lamang na maglingkod bilang tapat at mabuting alipin sa kanyang amo. Naging napakabuti ni Jose kay Potiphar at ganun din naman ito sa kanya. Pero, ito palang asawa ni Potiphar ay mayroong tinatagong hindi mabuting pag-uugali. Sapagkat isang araw, kanyang ginustong maging boyfriend itong si Jose. Palibhasa nga si Jose ay taong matuwid at may paninindigan at pananampalataya sa Diyos, hindi siya pumayag sa nais nitong si Mrs. Potiphar na maging boyfriend siya sapagkat alam ni Jose na mali iyon at hindi iyon ang nais ng Diyos sa buhay niya. Hindi nagpatukso si Jose sa kasamaan nitong si Mrs. Potiphar. Pero hindi pala roon natapos ang kasama nitong si Mrs. Potiphar. Dahil isang araw, habang ang ibang alipin ay nasa labas ng bahay, at siya lamang at si Jose ang naiwan sa loob, meron na namang naisip na gawin itong si Mrs. Potiphar kay Jose. Sinabi niya kay Jose, "Jose, sipingan mo ako at walang sinuman ang makakaalam niyon." Palibhasa nga si Jose ay isang taong matuwid. Hindi na naman siya pumayag, tinanggihan na naman niya itong nais ni Mrs. Potiphar. Muli na namang nanindigan si Jose. Kahit walang makakita o kahit walang sinuman ang makakaalam, hindi pa rin gagawin ni Jose ang kasalanan at alam niyang ikagagalit ng Panginoon sa kanya at maging ng kanyang among si Potiphar. Kaya naman, ganito ang ginawa nitong si Mrs. Potiphar. Hinila niya ang balabal ni Jose. At nung makuha na nga ni Mrs. Potiphar ang kanyang balabal, si Jose ay kumaripas ng takbo palayo rito. Galit na galit si Mrs. Potiphar sa ginawa ni Jose. Kaya nung dumating itong kanyang asawang si Potiphar, ganito ang kanyang ginawa at sinabi rito, "Tingnan mo ang ginawa sa akin ng Hebreo yung dinala rito.
Bigla siyang pumasok sa aking silid at ako ay muntik na niyang pinagsamantalahan. Nung nakuha ko ang kanyang balabal at ako ay nagsisisigaw, bigla siyang kumaripas ng takbo. At naiwan na nga niya itong kanyang balabal sa akin. Agad na naniwala si Potiphar dahil nga hawak na nitong kanyang asawa ang balabal ni Jose. Kanya itong ipinatawag, ipinadakip at ipinakulong pa si Jose. Bagamat si Jose ay nalungkot sa nangyari, wala na siyang ibang nagawa kundi tanggapin na lamang ang kanyang buhay sa loob ng bilangguan. Pero hindi iyon naging hadlang upang magpatuloy si Jose sa kanyang pagiging mabuti at mapaninindigan sa kanyang pananampalataya, may makakita man sa kanya o wala. Hindi siya pinabayaan ng Diyos kahit siya ay nakakulong. Natuwa sa kanya ang bantay ng bilangguan. Kaya naman, ginawa siya nitong tagapangasiwa at tagapagpasya sa loob ng bilangguan. Hanggang isang araw, mayroong nangyari sa pamahalaan ng Faraon. Ang tagapangasiwa ng inumin ng Faraon at ang kanyang panadero ay nagkasala sa kanya. At katulad ni Jose, sila rin ay ipinakulong. Doon sila dinala sa bilangguan kung saan naroroon si Jose. Hanggang isang gabi, habang sila ay natutulog, dinalaw sila ng panaginip. Sabihin ninyo sa akin ang inyong naging panaginip at ako ay bibigyan ng Diyos ng kakayanan upang maipaliwanag ko ang ibig sabihin ng mga naging panaginip ninyo. Sabi ni Jose sa dalawang ito. Ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay ng kanyang panaginip kay Jose. Napanaginipan kong sa harapan ko ay mayroong isang puno ng ubas na mayroong tatlong sanga. Ito ay agad na namulaklak at nahinog ang mga bunga. Agad ko rin itong pinitas, inilagay sa kupa ng paraon at ibinigay sa kanya. Pinaliwanag naman ni Jose ang ibig sabihin ng naging panaginip at tagapangasiwa ng inumin ng Faraon. Sa loob ng 3 araw, ikaw ay ipapatawag ng Faraon at patatawarin at muling ibabalik sa iyong tungkulin bilang tagapangasiwa ng kanyang inumin. Kung ikaw nga ay makabalik na sa iyong tungkulin, ako sana ay mayroong pakiusap sa iyo. Maaari bang banggitin mo naman ako sa Faraon upang ako rin ay kanyang palayain? Bilin pa ni Jose sa tagapangasiwa ng inumin. Ang panadero naman ang nagsalaysay ng kanyang naging panaginip kay Jose. Sa aking ulo raw ay mayroong 3 basket at ito ay punong-puno ng pagkain hinurno para sa Faraon. Pero ito ay tinutuka lamang ng mga ibon. Ano naman kaya ang kahulugan ng panaginip kong iyon? Tanong na nga ng panadero kay Jose. Ang ibig sabihin ng iyong panaginip ay ganito. Sa loob ng 3 araw, ikaw rin ay ipapatawag ng Faraon upang pugutan. Ang ibig sabihin ng pagtuka ng mga ibon sa pagkain na nasa iyong basket, ang iyong bangkay ay ibibitin sa punong kahoy at hahayaan lamang roon na tukain ito ng mga ibon. Nalungkot ang panadero sa naging balita ni Jose sa kanyang panaginip. Pagkatapos ng 3 araw, ay kaarawan ng Faraon, siya ay naghanda at ipinatawag na nga niya ang tagapangasiwa ng inumin, ganun din ang panadero. Pagdating ng mga ito roon, agad niyang pinatawad ang tagapangasiwa ng inumin at sinabi rito maari na itong bumalik sa kanyang tungkulin. Pero agad rin niyang pinapugutan ang panadero at ibinitin na nga sa punong kahoy ang bangkay nito at hinayaan roon na tukain ito ng mga ibon. Nangyari ang naging paliwanag ni Jose sa kanilang mga panaginip. Tunay ngang mabuti ang Diyos kay Jose sapagkat itong si Jose ay naging mabuti rin naman. Hindi siya gumawa ng kasamaan. Hindi siya nakalimot at patuloy siyang nanindigan kung ano ang mas makabubuti at ang nais ng Panginoon sa buhay niya.
Kung nakabalik na nga ang tagapangasiwa ng inumin sa kanyang tungkulin sa pamahaalaan ng paraon, hindi na niya muling naalala pa si Jose at ang nangyari sa loob ng bilangguan. Hanggang isang gabi, pagkatapos ng 2 taon, habang si Jose ay nakakulong pa rin, ang paraon naman ang nagkaroon ng panaginip. Agad niyang ipinatawag ang mga salamangkero, ang mga mahuhusay na manghuhula sa kanilang lugar sa Ehipto, upang ipaliwanag sa kanya ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Pero wala ni isa man sa kanila ang nakakaalam kung ano nga ang ibig sabihin ng napanaginipan ng faraon. At doon na nga naalala ng tagapangasiwa ng inumin itong si Jose. At agad siyang pumunta sa faraon at sinabi rito ang tungkol kay Jose. Ginoong faraon, noong ako po at ang panadero ay inyong ipinakulong, kami rin po ay dinalaw ng panaginip sa loob ng bilangguan. At meron pong isang tao ang nagpaliwanag kung anong ibig sabihin ng panaginip naming iyon. Siya ay si Jose. At ang naging paliwanag po niya, iyon po ang nangyari sa amin ng panadero. Naging totoo po paliwanag niya sa aming naging panaginip. Agad na ipinatawag ng faraon ang kanyang mga alipin upang sunduin si Jose sa bilangguan at iharap ito sa kanya. Nang makaharap na nga niya si Jose, ganito ang kanyang sinabi. Nabalitaan kong ikaw raw ay nagbibigay ng makatotohan ng paliwanag sa mga panaginip. Ako rin ay nagkaroon ng panaginip. Ipinatawag ko na ang magagaling at ang mahuhusay na mga manghuhula at salamangkero dito sa Ehipto. Pero walang isa man sa kanila ang makapagsabi sa akin kung ano nga ang ibig sabihin ng aking naging panaginip. Baka naman, ikaw ang nakakaalam niyon. Hindi po ako ginoong faraon, ang Diyos po na aking pinaglilingkuran. Siya po ang nagbibigay ng kakayanan sa akin upang may paliwanag ko nga kung ano ang ibig sabihin ng inyong mga naging panaginip. Ano nga po pala ang inyong napanaginipan? Tanong ni Jose sa faraon. Ako raw ay nakakita ng 7 matataba at magagandang mga baka na umahon mula sa ilog. Sila ay nanginain ng damo. Ngunit, ako rin ay muling nakakita ng 7 pawang mapapangit at mapapayat na mga baka na umahon mula rin sa ilog na iyon at agad na kinain nila itong matataba at magagandang mga baka. Pagkatapos niyon, ako ay muling nakatulog at muli rin dinalaw ng panaginip. Meron daw tumubong 7 magagandang uhay na may matataba na butin sa trigo. Meron din tumubong 7 mapapangit at mapapayat na mga butil at kanila na namang kinain itong matataba at magagandang mga butil. Ano nga ba ang ibig sabihin ng aking panaginip? Ang inyo pong 2 panaginip, iisa lamang ang kahulugan. Nais po ng Diyos na ipaalam sa inyo ang kanyang gagawin sa loob ng 7 taon. Ang matatabang baka at ang matatabang uhay na inyo pong nakita sa inyong panaginip, ang ibig sabihin, magkakaroon ng 7 masaganang ani sa Ehipto. Ang mapapayat ng mga baka naman at ganun din ang mapapayat ng mga uhay. Pagkatapos ng 7 taong sagana, magkakaroon din ng 7 taon na taghirap at tagutom sa buong Ehipto. Nag-alala rin ang faraon sa maaring mangyari sa Ehipto pagkatapos ng 7 taon na sagana ang ani. Kaya itong si Jose, muli na namang pinagkalooban ng Diyos ng kakayanan upang makapag-isip kung ano ang maaaring gawin. Kung mamarapatin po ninyo ginoong paraon, ako po sana ay mayroong imunumungkahi. Ano naman iyon? Tanong ng paraon. Kayo po ay maaaring humanap ng mahusay na tagalikom ng mga ani ng mga Ehipsyo habang sagana pa at magaganda ang ani dito sa Ehipto. Ang maliligom po ng mga ani ay itatabi bilang paghahanda sa darating na tagutom. Nagustuhan ng faraon ang naging panukala ni Jose. Kaya naman hindi na ito nagdalawang isip pa. Hindi na siya humanap pa sa kung saan at kung sino ang kanyang maaaring ilagay bilang tagalikom. Si Jose na nga ang kanyang itinalaga
Bilang tagapangasiwa ng mga ani sa loob ng 7 taon na sagana ang ani, at siya rin ang mamamahala sa loob ng 7 taon na tagutom at taghirap sa Ehipto. Muli na namang naglingkod si Jose ng may katapatan at paninindigan sa kanyang tungkulin. Nagkalooban siya ng Faraon na kanyang sasakyang magagamit habang siya ay naglilibot sa buong Ehipto at nililikom pasasaganang ani ng mga Ehipsyo. Si Jose na nga ay naging pangalawang leader sa Ehipto. Ang kanyang bawat gawin ay hinihingi niya ng pahintulot sa Faraon. Kaya muli na naman itong natuwa sa kanya. Pinagkaloob na rin ito sa kanya ang kanyang gintong singsing at maging ang kanyang kwintas. Hindi kalaunan, si Faraon na rin ang naghanap at nagbigay ng mapapangasawa nitong si Jose. Dahil nga itong si Jose ay nanindigan na hindi gumawa ng masama may makakita man sa kanya o wala, at siya rin ay naglingkod bilang tapat na alipin kay Faraon, siya ay pinagpala ng Diyos. At ganun din, siya ay kinaluglad sa buong Ehipto. Bago ako magwakas sa ating kwento ngayong umaga, ako muna ay mayroong ilang katanungan kung kayo nga ay tunay na nakinig sa ating naging kwento. Kanino unang nagsilbi si Jose bilang alipin sa Ehipto? Kay Potiphar. Bagamat si Jose ay paborito ni Potiphar, bakit naman kaya ipinakulong siya nito? Sapagkat si Jose ay napagbintangang nagkaroon ng kasalanan sa asawa nitong si Potiphar. At kaninong mga panaginip naman ang naipaliwanag ni Jose sa loob ng bilangguan? Sa tagapangasiwa ng inumin, ng Faraon at sa panadero. At hindi lamang ito binigyang paliwanag ni Jose, naging totoo. Nangyari nga. Ano naman ang ibig sabihin ng naging panaginip ng Faraon? Nais ng Diyos na ipaalam sa Faraon at sa buong Ehipto ang kanyang gagawin sa loob ng 7 taon na sagana at ganun din sa 7 taon na tagutom. Sino naman ang pinagkatiwalaan itong si Faraon na pangasiwa sa panahon ng taggutom at ganun din noong sagana pa ang ani sa Ehipto? Jose, sapagkat nga itong si Jose ay tunay na mapapagkatiwalaan at mayroong paninindigan, pananampalataya at takot sa Diyos. Tayo po ay muling manalangin. Panginoong Diyos, muli po kami ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po Panginoon sa kwentong aming narinig. Salamat po Panginoon sa buhay ni Jose na maari naming tularan sa kanyang pananalig at pananampalataya sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na amin pong magawa ang mga nais po ninyo na gawin namin sa aming buhay habang kami po ay naghihintay ng inyong muling pagbabalik. Ito po yung aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong verse ay makikita sa Genesis chapter 39, verse 3. Genesis 39:3. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Genesis 39:3. Ulitin po natin. Genesis 39:3. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Genesis 39:3. Nais po ng Diyos na tayo ay manindigan sa atin pong pananampalataya sa Kanya. Meron mang makakita sa atin o wala, huwag po tayong magpatukso sa kasamaan. At ang Diyos po ang siyang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng ating puso. Tandaan po natin, hindi hadlang ang anumang pagsubok upang tayo po ay patuloy na manindigan at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ako po, si Tita Wing Garciliano, ang inyong naging tagapagkwento ngayong linggo. Magandang umaga po muli sa ating lahat.
galing ng ating kwento, tunay ngang kahanga-hanga ang buhay ni Jose. Hindi man naging madali ang mga pangyayari at naging karanasan sa kanyang buhay, ito ay hindi naging hadlang upang si Jose ay patuloy na maging tapat, sumunod, magtiwala, at gawin ang mabuti at tama sa harapan ng Diyos. Ang pamumuhay ni Jose ay tunay ngang nagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Kaya naman, si Jose ay hindi rin pinabayaan ng ating Panginoon. Siya ay higit na pinagpala at ginamit ng ating Panginoon upang ang mga tao ay maligtas sa matinding kagutuman. Kaya nga mga bata at sa lahat ng mga nanonood, kung tayo man ay nakakaranas ng mga paghihirap, pagsubok at mga problema, lagi nating alalahanin ang buhay ni Jose at ang mga mabuting halimbawa na kanyang ipinakita sa atin sa umagang ito. Minsan, hindi man natin makita ang pagkilos at ang kamay ng ating Panginoon, but we could always trust His heart. At minsan, may mga bagay na hindi natin maintindihan kung bakit ito nangyayari sa ating buhay. Ngunit ito ay ipinahintulot ng ating Panginoon sapagkat siya ay mayroong mabuting layunin at plano para sa atin. At para sa ating closing song, awitin natin ang I Want to be Faithful. Tayo ay manalangin. Let's pray. Amang banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa napakagandang paalala mula sa inyong salita sa buhay ni Jose. Thank you, Lord, that you are always with us and that you never leave us. Kaya nga po sa mga sandaling ito, patuloy po kaming umaasa sa inyong tulong at sa inyong biyaya na kayo po ang magbigay sa amin ng comfort sa kabila po ng mga pagsubok, problema, at pandemya na aming kinakaharap sa mga sandaling ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa inyo at makita, Panginoon, ang inyong pagkilos sa aming mga buhay. Minsan, Panginoon, hindi namin maintindihan ang mga nangyayari, ngunit nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat kami ay hindi nag-iisa at kayo po ay laging nandiyan sa amin. At alam po namin, Panginoon, na ito ay inyong ipinahintulot sapagkat kayo ay mayroong mabuting layunin at magandang plano para sa amin. Kaya nga po, Ama, tulungan niyo kami na magtiwala sa inyo at nawa kayo ang aming maging kalakasan at tingnan namin lagi na kami ay maging positibo sa aming mga buhay. Ingatan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa at patuloy po namin kayong mabigyan ng kapurihan sa lahat po ng aming gagawin. Ingatan niyo po kami. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito. At bago tuluyang magpaalam si Teacher Faye sa ating mga Sunday Schoolers, pwedeng-pwede kayong mag-send ng inyong mga videos na kayo ay tunay na nakamemorize ng ating Bible verse at nakagawa ng ating craft. So mga kids, magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa ating panibagong kwento. Dito lamang yan sa ating Virtual Sunday School. Sa susunod na ating